Isang masaya at mapagpalang araw sa lahat. Masaya ako na muli tayong magkakasama-sama sa oras na ito. Pakihanda ang mga kagamitang ating kakailang tanim. Tulad ng self-learning module, panulat, sagutang papel o kwaderno, tenga para sa pakikinig, isip para sa pag-unawa ng aralin at pusong handang pahalagahan ang araling ating matututunan sa oras na ito. Tingnan natin kung natatandaan niyo pa ang ating aralin sa nakalipas na linggo. Panuto, i-heart react kung ito ay tumutukoy sa isip at like react naman kung ito ay tumutukoy sa kilos loob. Para sa unang tanong, masusing pagsusuri ng paraan. Ang tamang sagot ay heart react. Para sa ikalawang bilang, intensyon ng layunin. Ang tamang sagot ay like react. Para sa ikatlong bilang, ang pagkaunawa sa layunin. Ang tamang sagot ay heart react. Para naman sa ikaapat na bilang, ang pagpili. Ang tamang sagot ay like react. At para sa ikahuling bilang, ang paggamit. Ang tamang sagot ay like react. Mahusay mga bata. Napakagaling ng inyong ginawang pagsagot. Naipakita nyo na nauunawaan nyo rin ang ating aralin noong nakaraang linggo. Dumako na tayo sa pagpapatuloy ng ating aralin. Ang aralin 7. Mga yugto ng makataong kilos at mga hakbang sa moral na pagpapasya. Naipaliliwanag na ang bawat yugto ng makataong kilos ay kakikitaan ng kahalagahan ng deliberasyon, ng isip at kilos loob sa paggawa ng moral na pasya at kilos. Pang-apat, nakapagsusuri ng sariling kilos at pasya batay sa mga yugto ng makataong kilos at nakagagawa ng plano upang maitama ang kilos o pasya. Ating suriin at sagutin ang gawain sa pahina 16 ng inyong ESP 10 Learning Pocket. Number 1, mag-isip ng mga sitwasyon sa iyong buhay na hindi mo makalimutan. Isulat kung paano ka siya at nagpakita ng mga taong kilos sa bawat sitwasyon. Pangalawa, punan ang hanay sa ibaba, gabay mo ang halimbawa. Isulat sa iyong kwaderno ang sagot. Ibahagi sa iyong magulang ang nilalaman ng iyong sagot. Ito ang halimbawa ng inyong sasagutan. Huwag rin kalimutan na sagutin ang mga tanong. Una, sa kabuuan, ano-ano ang natuklasan mo sa iyong isinigawang mga kilos at pasya sa mga sitwasyon? Pangalawa, sa iyong palagay, bakit naging mabuti o masama ang epekto ng iyong kilos at pasya? Pangatlo, may kinalaman ba
ang pasyon ng tao sa kilos na kanyang isasagawa? Ipaliwanag. Ating isaisip at dapat tandaan na ang bawat yugto ng mga taong kilos ay kakikitaan ng kahalagahan ng deliberasyon ng isip at kilos loob sa paggawa ng moral na pasya at kilos. Ang mabuting pagpapasya ay isang proseso kung saan malinaw na nakikilala o nakikita ng isang tao ang pagkakaiba-iba ng mga bagay-bagay. Sa anumang isasagawang proseso ng pagpapasya, mahalaga na bibigyan ito ng sapat na panahon. Malaki ang maitutulong ito sapagkat mula rito ay mapagninilayan ang bawat panig ng isasagawang pagpili. Kung mapapansin natin na ang tao na nagsasagawa ng mga pagpapasya nang hindi dumaan sa tamang proseso at hindi nabibigyan ng sapat na panahon, ay malaki ang posibilidad na hindi maging mabuti ang resulta ng kanyang pasya. Ngayon naman, ating tanakayin ang mga hakbang sa moral na pagpapasya. Una, magkalap ng patunay. Mahalaga na sa unang hakbang pa lamang ay tanungin mo na agad ang iyong sarili. Ang mga halimbawang tanong ay, ano ba ang nangyayari sa sitwasyon? Bakit kaya ito nangyayari? At sino-sino ba ang kasangkot sa sitwasyon na ito? Para sa pangalawa, isaisip ang mga posibilidad o imagine possibilities. Mahalagang tingnan mabuti ang posibilidad na mga pagpipili ang magagawa para sa sitwasyon. Ano ba ang epekto nito sa sarili at sa iba? Pangatlo, maghanap ng ibang kaalaman o sixth insight beyond your own. Hindi sa lahat ng oras at pagkakataon ay alam mo ang mabuti. Kailangan mo pa rin maghanap ng mga kaalamang makapagbibigay sa iyo ng tamang pagpapasya. Para sa pang-apat, tingnan ang kalooban o turn inward. Ano ang personal mong damdamin sa sitwasyon na iyong kinabibilangan? At sa panglimang bilang naman, umasa at magtiwala sa tulong ng Diyos o expect and trust in God's help. Tanging Diyos lamang ang nakaaalam ng pinakamabuti para sa ating lahat. Kaya't napakahalagang tumawag sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Ito ang pinakamabisang paraan upang malaman kung ano ang plano Niya para sa atin. Ito rin ang magsisilbing lakas na magagamit sa sandaling dumaranas tayo sa mahirap na sitwasyon. Pang-anim, magsagawa ng pasya o name your decision. Dito ay magsasagawa ka na ng pasya. Maaari mo rin tanungin ang iyong sarili kung bakit
mo ito napili. Ano ang iyong plano sa ginawang pagpili? Bilang kabataang gaya mo, napakabilis ng araw para sa iyo. Kung kaya't, napakabilis din ng isinagawang pasya. Sa magulong mundong ito, makatutulong na ikaw ay magpasya. Ikaw ay manahimik, damhin ang presensya ng Diyos upang ikaw ay makapag-isip ng mabuti at matimbang ang mga bagay-bagay. Kamusta ang aralin natin sa araw na ito? Nakatulong ba ito upang magabayan kayo sa moral na pagpapasya? Upang malaman natin ang inyong natutunan, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Panuto, isulat ang T kung ito ay tumutukoy sa mga hakbang sa moral na pagpapasya at letter F naman kung hindi. Maaari niyong gamitin ang comment section sa gagawing pagsagot. Handa na ba ang lahat? Okay, para sa unang tanong, nais ng layunin. Ang tamang sagot ay letter F. Para sa pangalawang tanong, paghuhusga sa paraan. Ang tamang sagot ay letter F. Para sa pangatlong tanong, tingnan ang kalooban. Ang tamang sagot ay letter T. Pang-apat na tanong, isa-isip ang posibilidad. Ang tamang sagot ay letter E. At sa panghuling katanungan, magsagawa ng pasya. Ang tamang sagot ay letter E. Mahusay mga bata! Nakita ko sa pamamagitan ng inyong pagsagot na kayo ay may natutunan sa ating aralin. Para sa inyong takdang aralin, sagutin ang tiyahin ang inyong pangunawa na makikita sa ESP 10 Learning Packet, pahina 17. Unang tanong, ano-ano ang yugto ng makataang kilos ayon kay Santo Tomas de Aquino? Pangalawang tanong, ano ang kahulugan ng mabuting pagpapasya? Ikatlong tanong, sa iyong palagay, makatutulong ba ito sa isang kabataang katulad mo sa pagsasagawa ng mabuting pasya? Ipaliwanag. Ano-ano ang hakbang ng proseso ng pakikinig? Ipaliwanag ang bawat isa. Gamitin ang isip at kilos loob upang makagawa tayo ng moral na pagpapasya. Lagi mong tatandaan na ang isip at kilos loob ay ipinagkaloob ng Diyos sa ating mga tao lamang. Ito ay para magamit sa tamang kilos at pagpapasya na nanaaayon hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating kapwa. Maraming salamat mga mag-aaral sa inyong pakikinig at pakikisa sa bawat gawain ating sinagawa. Magkita-kita tayong muli
Sa susunod na aralin, ako si Binibining Rubirene Gabriel ng Disciplina Village Bignan National High School.